Magumpisa na ang main event! The Moon! Hindi ko mapapatawad ng mga taong tulad mo! Hindi ka makakauwi ng isang piraso pa rin ngayong gabi! Bigla na pagsugod ng kampiyon! Hindi ko mapapatawad ng taong tulad mo! Sisiguruhin kong hindi ka makakauwi ng isang piraso ngayon! Kuya ko! Grabe naman! Nakabilis sa atak yung ginawa niya. Kureha Ancient! Hindi ito basta laban lang! Ito ang magiging kaparusan sa kasalanan mo! Simula pa lang, mainit ang laban! Pero... sa... Tingin ko madali ito matatapos! Yeah! Aba! Tapos na! Ang galing! Wala ko pong 70 kilos ang ating champion! Samantalang ang challenger, 130 kilos! Pero walang kahirap-hirap niyang pinabagsak ang challenger! Talagang nakakapanindig pa na himo po itong si Bucky Puma! Ito na yata ang pinakmaising laban sa kasaysayan ng underground grappling! Hindi pa nag-iinit, Pwet ko. Tapos na. Ang lakas niya. Hindi rin. Ikaw si Koshio Ancient! Hindi lang yan ang tunay na lakas ng kapatid ko. Ngayon palang mag-uumpisa ang tunay na laban nila. Anong sinabi mo? Tatayo na. Mahusay ka pala talaga. Nakatayo na po si Kureha Ancient! Sa itura niya, parang baliwala yung sinabon niyang atake kanina! Naniwala ka sa sinabi ng mga pasyente ko. Kaya pala ngayon tagapagtanggol ka ng mga naaapi. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyong lahat, pero parang hindi nyo pa rin naiintindihan dahil sa ginawa kong eksperimento sa pagpapagaling sa inyo, lalong napabilis ang pagsulong ng aking kaalaman at kausayan. Kayong lahat ay nagsilbing malaki sa mundo sa paggagamot ng tao. Alam nyo bang dahil doon, nagkaroon ng pakinabang ang mga walang kwenta niyong buhay? Kahit nag-eksperimento lang ako, naging matagumpay pa rin ang operasyon na ginawa ko. Kaya naman, kung kamumuhian niyo ako, wala kayong utang na loob. Huwag ka man loko! Tignan mo nangyari sana ko! Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makalakad o makatayo man lang. Tapos ngayon, magpapasalamat pa kami sa'yo. Labag na nga sa batas ang ginawa mo. Ang laki mo pang maningil. Kung ibang gumamot sa kanya, magaling na siya! Ano man ang tagumpay ng isang operasyon, hindi talaga agad gagaling ang pasyente kung masyadong mahina ang resistensya. Kung merong may mga kasalanan dito, yun ay ang sarili ninyo. Hindi ba't sumumpa kayong lahat na walang magreklamo ano man ang kalabasan ng operasyon? Pero ano bang magagawa ko kung uhusgahan niyo ko? Bahala kayo. Nakahanda ako sa anumang gusto ninyo. Yan lang bang masasabi mo sa kanila? Kapal! Wala kang pakialam. Hindi mo nauunawaan ang nararamdaman ng mga taong yan. Ipapatikin ko sa'yo ngayon kung gaano kasakit para malaman mo. Walang anesthesia. Nagulat lang ako kanina. Kaya mo ako natsambahan. Dapat hindi ka natumig. Sa atake niyo, napag-aralan ko na ang opensa mo. Kaya hindi mo na yun mauulit. Mga kaibigan, sa forma ni Ancient, mukhang handa na siyang lumaban. Nagagalit ng muscle niya. Huwag mo ituloy yan. Kuya! Muling nabuhay si Doborochi? Oo, naging batagumpay daw ang remedyong ibinigay sa kanya. Nalusutan pa pala niya nangyari sa kanya. Pero hindi ka doon dapat magulat. Ang nanggamot sa kanya ay si Kureha Ancient, ang lalaking kasalukuyang lumalaban kay Bucky.
Ah, talaga? Kailangan ko siyang makita. Yeah! Hilap pa. Yeah! 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 Pumunta kang champion! Kahit 130 kilos si Kureha, nasa kapinis pa rin siya kay Baki! Mukhang nakabawi na ang challenger! Hindi naman na tinagalan ngayon ang ating champion hanggang sa bumagsak ito sa ring! Mukha yata delikado ang lagay ng anak niyo. Hindi kasi seryoso. Ano? Hindi pa siya seryoso? Wala na pong tigil ang pag-atake ni Hansen! Mukha ko wala na lang pala yung ating champion! Balik na po ang sitwasyon! Baki! Lumayo ka! Huli na! Hindi na siya makakatakas pa kay Kuya! Malabunan pa talaga mga mata niyo! Huh? Oh! Oh! Mr. Hansen, pasensya ka na pero baliwala ang lahat ng ataking ginawa mo. Wala kang mapapala kahit pagpatuloy natin to. Tignan ninyo! Pagkatapos pakata mo ng matinding atake, parang hindi nasaktan ang ating champion! Hindi yata siya mortal! Oh, sabihin na natin malakas nga ang atake ginagawa ni Kuya. Pero masyado malaki ang buwelo ginagawa niya. Kaya napakadaling basahin ang galaw niya. Madaling basahin ang galaw niya? Di porket malaki ka, panalo ka na agad. Siguro naman, alam na ni Dr. Asher ang tungkol sa bagay niya. Bago tumama ang suntok mo, at bago mo ako mayagis, ay pag-aaralan ko na kung paano ko yung sasabayan. Pakiramdam ko nga parang minamasahe mo lang ako sa ginagawa mo eh. Anong sinabi mo? Hindi pwede kung ganyan lang, Dr. Kwek-Kwek. Ikaw! Wala kang magagawa. Hindi ito ang mundo kung saan puro lakas lang ang dapat mong pairalin. Gamitin mong utak mo! Ayoko sanang gamitin sa'yo ito dahil nire-reserve ako sa iyong ama. Pero mukhang kailang na talagang gamitin. Subukan natin! Alam mo na kung anong buto ang magbibigay sa'yo ng malaking problema kapag nabali. Hindi yung nalalagyan ng plaster cast pag nagka-problema. Sobrang blade! Baki! Lumabas na ang tunay niyang kapangyarihan. Ano na ang nangyayari kay Baki? Alam mo ba na ang pagdadissect ng katawan ay kasama rin sa pag-aaral ng martial arts? Maliban sa akin, ang lahat ng grappler ay natutulang ng konti dahil sa sarili nilang karanasan at pagbabasa ng libro tungkol dito. Pero kakaiba siya. Wala akong kilalang martial artist dito sa mundo na kasing dalubhasa niya pagdating sa human anatomy. Ang pinagkaiba lang naming dalawa, nakuha niya ang kaalaman niya sa pag-aaral sa eskwela at sa ospital. O ano, Baki? Sisimula ko na ba ang lecture? Unahin natin ang sigmura. Pag inaanggulo mo ng gano'n ang kamay mo, mas magbibigay pinsala sa internal organs. Sundod ang atay. Sa ilalim ng kanang tadyang, ganito para mas maging masakit. Halos mamatay na sa sakit yung tao, nilelecture mo ba? Kung pinsala naman sa utak, sa palagay ko naman alam na ng karamihan ng mga martial artist ang tungkol sa bagay na yan. Pero may isang bagay kayo hindi nalalaman. Hindi dapat ulo mismo ang patatamaan. Mas magiging epektibo ang pag-atake kung patatamaan mo ay ang baba ng kalaban mo. Bukas ang kamay para mas matindi ang pinsala! Napabagsak na po ang ating champion! Si Kureha! Nakatayo pa rin! Ang utak mo siguradong kumakalog na ngayon. Yung uyub-yub na parang gulaman. Kaya lang, baka hindi mo na naririnig ang sinasabi ko. Oh, grabe ginawa niya. Hindi ko alam na ganun pala talaga kalakas ang kuya ko. Tignan mo nga naman. Hindi ko inaasahan ito. Ibang klase rin talaga ang utak ng isang grappler. Dapat hindi mo magagawang kumilos pa. Baki! Dahil malakas ang utak mo, ibibigay ko na sa'yo ngayon ang lecture na dapat sanay sa tatay mo. Mukhang ikaw ang gusto niya makaharap! Nahihilo na siya. 60% bahagi ng kabuuan ng isang tao ay tubig. Kung ano-ano lamang loob ang parabang nasa lalagyan, merong isang teknik na kayang bulaghugin ang lahat ng ito. Hindi makukuha sa sumpa.
hindi rin sa karate chop. Kaya kong gawin ang bagay na yun dahil ako isang doktor. Ngayon ipapakita ko sa inyo! Oh! Paki! Ganun lang. Karate ba yung ginamit niya? Nakakawig yun sa Koko. Koko? Hindi tulad ng karate na ang prinsipyo ay ang pagwasak sa mga buto sa pamamagitan ng pagpapatigas ng kamay na higit pa sa bato. Ang Koko ay uri ng pagdabake na nagmula sa bandang hilaga ng bansang ito. Para sa kanila, parang tubig ang katawan ng tao. Tubig? Oo. Kadalasan tubig ang sumasalo kapag nakatanggap ng malakas at tama ang katawan ng tao. Sa teknik na Koko, binabaliktad nila ang epekto ng tubig. Impres na saluhin ng tubig ang ataking tatama sa katawan. Lalo pang lalakas ang pagyanig, natutuhan niya yan sa sarili niyang pananaliksik. Kaya talaga ng kuya ko yun. Araw-araw nag-oopera siya ng katawan ng tao. Kaya kabisado niya na kahit ang kaliit-liitang bahagi nito. Yonjiro Huma! Yonjiro! Nanonood din siya! Hindi ka gaganahan kung manunood ka lang. Iniisip mo na kung sino talaga ako. Mas maganda siguro kung bababa ka dyan. Magharap tayo! Masyado kang mayabang! Magta ka! Yonjiro! Mukhang sasali na po sa laban si Yonjiro Puma! Ha? Ano nangyayari? Sabihin na natin pasado ka bilang crap. Pero masyadong malakas ang loob mo para hamunin ako. Ang pinakamalakas sa buong mundo. Hindi ba't yun ang tawag nila sa'yo? Akala mo ba mapag-aaralan mong katawan ko gaya ng mga pasyente mo? Tamang-tama, dahil nabitin ako sa laban namin ni Dobo kanina. Hindi pa tayo tapos. Humanda ka! Lalaban ka pa rin ba kahit mahinang-mahina ka na? Mahinang-mahina? Nakakatayo pa ako, kaya hindi pa tayo tapos! Huwag! Tama na! Yosko! Hindi na dapat madagdagan pa ang sakit na nararanasan ni Baki ng dahilan sa atin. Ayoko na makita kung dumarami ang mga biktima ng taong yan. Nagigiusap ako, Baki. Tigilan mo ng pagkikipaglaban. Alam mo, hindi yata tayo nagkakaintindihan. Hindi ako nakikipaglaban ng dahil lang sa inyo. Hindi ako lumalaban para sa kung kanino. Kaya ako nandito ay para sa sarili ko. Meron akong dahilan kung bakit hindi ako pwedeng matalo sa labang ito. May pinaghahandaan ako. Hanggat hindi ko nagagawa yun, hindi ako makakapayag na matalo sa lahat ng makakalabang ko! Baki! Kung ganun, pagpapraktisan mo lang ako para sa iyong ama. Malaking pambabastos sa akin yan. Hindi ko alam kung ano man ang problema niyo, mag-ama. Pero kung lalabang ka pa rin sa ganyang kalagayan, nagdududa na ako kung matinupang iyong utak. Kureha, Ancient. Tatalunin ka na niya. Ano? Isang tama ang tatapos sa'yo. Ano ka mo? Magandang pagkakataon to. Pag nagkamali ka, ikaw ang tapos. Sa nakikita ko, Baki, malaki ang tiwala sa'yo ng iyong ama. Narinig mo naman siguro ang sinabi niya. Isang tama ka na lang. Ano ka ba? Seryoso ko bang sinasabi ng pababagsakin mo ako sa isang tama? Binali mo ng ibang bahagi ng katawan ko, kaya hindi ko na masyadong magagamit ang kanan ko. Pero isang tama lang itong kaliwang kamao ko, pababagsakin na kita! Ano? Pababagsakin niya? Ganon. Meron ka naman palang ganong klaseng atake. Bakit ngayon mo lang naisipang gawin sa akin? Parang yung sinabi mo sa akin kanina, nire-reserva ko rin ito para kay Yonjiro Puma. Ganon ba? Siguro kung totoo ang sinasabi mo, kailangan ko rin magtingin sa katawan. Matagal lang ginagalang sa mundo ng martial arts ang atake sinasabi ni Baki. Ang paniwala niya na may kukumpara sa kapangyarihan sa ganitong panahon na kung ano-anong klaseng full contact sports na lumalabas. Unti-unti nang nawawalang ganong uri ng atake. Siguro dahil na rin sa mahirap patutuhan. Pero may isang kondisyon na dapat sundin para maging posible ang bagay na yun. Oh,
Apektado ang mukha ko, kaya hindi ito ang pupuntilahin. Wala siyang ibang pwedeng panamahan kundi ang katawan. Ibig sabihin, wala akong paproblemahan sa tigas ng katawan ko. Kahit si Yonjel po nga hindi nilipin sa akin. Aabang ko siya. Pagkatapos sumutok, ako naman ang titira. Yun ang tatapos sa kanya. Sigmura akong titirahin. Yun ang isa sa pinakamatigas na bahagi ng katawan ko. Ito na ang katapusan mo!